story ni ano, muno ni Elias. Hoy! Ba't ang da? Hala! Hoy, may meaning yun. Demonyo sa demonyo. Pero parang mas demonyo yung sari-sari ng kasari. Maldición de Dios! Everyone, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, medyo maaga tayo dahil meron tayong time. Today's first day, it's about time for me to react to Maria Clara Ibarra. We are now at episode 64, if I'm not mistaken. And palapit na tayo, bukas na yung cliffhanger na episode. And of course, grabe yung mga kaganapan. Kahapon pa lang, umiyak na ako at lahat-lahat. Grabe yung eksena, yung Julian Sanosin, nang gigigil ako sa galing niya. Grabe yung acting niya. Kung si Sisa, naparindigan talaga ni Andrea Torres, and of course, si Lacline and everyone, Julian Sanosin, remarkable yung acting mo. Grabe ka, girl. Nakakabilib. Okay, so wala tayong shoutouts today kasi na-late yung upload natin ng episode 63 gawa ng blocking ng videos natin. Twice ako nag-upload, na-block siya. It was my fault. Hindi kasalan ng GMA ha. Huwag yung sisihin yung GMA. May karapatan silang mag-block ng mga reactions natin dahil tayo ay nakikisaw-saw lang. At yun, pinag-pray lang natin na huwag nang i-block. Pero wala tayong magagawa dahil yun ay parte ng kontrata and all. And yeah. Anyway guys, let's move on. Walang shoutouts muna ngayon. Pero mag-shoutout ako in general. Lahat ng mga supporters natin dyan, sobrang maraming salamat. Nakakagalak po, nakakataba ng puso ang supporta yung sa channel natin. Kahit late tayo mag-upload, andyan kayo pala. And gusto mo pa rin yung reactions ko. So maraming salamat. Ayan, let's go now. Watch this video, episode 64 of Maria Clara at Ibarra. Okay, ready? 1, 2. Sino naman ang magkakasal sa inyo? Dahil galit sa'yo ang mga pare. Sumulat na po ako ng liham sa arsobispo. At umari po sana ay siya mismo ang magkasal sa amin ni Maria. Sino ako para tumanggi? Bueno, pumapayag ako na kayo ay mamalika. Ang liham na ito ng iyong ina na magpapatunay na si Padre Damaso ang iyong tunay na ama. Ito'y magdadala ng isang malaking eskandalo na sigurado ako magwawasak sa reputasyon ng iyong mga ama at inyong buong pamilya. Kayo po ba ang tunay kong ama? Saan mo naman nabalitaan ang walang basihang informasyon na yan, ha? Solo dime la verdad de una vez. Hindi mo maaaring sabihin ito, Katiyago. Naintindihan mo ba, anak? Ayaw ko na makita. Ay, makausap ka, Padre. Sumpain nawa tayong lahat ng Panginoon! Bakit ka umiyak, Senyorita? Hindi kitang maintindihan. Pero kung ano man yan, huwag mo nang problemahin. Dahil kinausap na po ni Sir Ibarra si Kapitan Chaco. Bukas na bukas, pupunta kami sa inyo para mamandikan. Hindi na ako karapat-dapat para sa isang malinis na ginuuna kagaya ni Kisoso mo. Patawarin niyo kami kung may nagawa ko kami pagkakamali. Ba't ako mangyayari? Ba't kanya sinasabi mo sa akin? Napakapalad ko po na ako yung tinanggap at ninahan ng lubos. Ginoo, humihingi na ang ating mga kababayan ng mga totohanang reforma sa pamamalakad ng mga Guardia Civil, ng mga praile, at lalo na sa mga hukom na dapat ay magbigay ng walang kinikilingang hustisya para sa lahat. At paano sa iyong palagay may sasakatuparan ng mga reformang ito? Isang halimbawa ay ipaunawa sa mga Kastila na dapat nilang igalang ang dignidad ng lahat, lalo na mga pobre. At bawasan ang bilang ng mga Guardia Civil. Tanggalin ang pribilehiyo nila na kanilang ginagamit upang mang-abuso. Ginoo, marami kayong mga kaibigan na nakaupo sa mataas na pwesto. Kaya't kung maaari, ay hilingin ninyo sa kanila itong aking idinulog sa inyo. Yes! Totoo na ating bayan ay tila'y ginugupo ng isang talamak na sakit.
At upang gamutin ito, marahil ang ating gobyerno ay gumagamit ng mga pamamaraang masasakit. Ngunit kailangan. Tinitiyak nila na dapat subuin ng mga gwardiya sibil ang kahit na anong krimen sa pamamagitan ng paggamit ng takot at dahas. At sang-ayon kay Ron, Ginoo? Kung ganito sa palagay ninyo gagamutin ang karamdaman ng bayan natin, ay tila mahina kayong doktor. Ngunit hindi ba't mas malalagay sa panganib ang ating bayan kung susundin ang iyong ibig na pahinain ng sandatahang lakas? Totoo. Mayroon tayong mga gwardiya sibil. Ngunit anong kanilang ginagawa? Nasangkapat sila ng simbahan para paratangan ng kasinungalingan at ikulong ang mga taong kinamumuhian nila. Ginoo, alam niyo ito. Nararanasan niyo ito ngayon. Dahil dito, lalo dumarami ang tinatawag nilang mga tulisan. Pagkat ang mga kababayan natin, lalo na ang mga nakakatanggap ng paniniin, wala nang tiwala sa pamamalakad ng gobyerno ng Espanya. May mga kamalian nga, Elias. Ngunit may kabutihan din. Isipin mo na lamang kung walang mga gwardiya sibil ay marahil ay araw-araw tayong sinusugod at niloloob ng mga tulisanis na iyong binabanggit. Ang mga tulisanis na iyon ay mga kriminal ngayon dahil sa gutom. At marami sa kanila ay biktima ng pang-aabuso. Kaya ngayon lumalaban upang magkaroon ng katarungan. Kailangan ng higit na pagsisiyasat ang iyong mga tinuran, Elias. Ngunit kung totoo ang iyong sinasabi ay maaari akong sumulat sa aking kaibigan sa Madrid upang humingi ng tulong at dumulog sa hari ng Espanya. Kung ganoon, ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutiang loob. Elias, kahit na ako ay lumaki at nagkagulang sa Europa, maniwala ka. Mahal ko ang bayang ito dahil naririto ang aking kaligayahan. Grabe. At ako, mahal ko ang aking bayan dahil sa aking nalasap na kasuwian. Kung isasalaysay mo sa akin ang iyong buhay, marahil ay magbago ang aking kuro-kuro kapag narinig ko ito. Kaya't maaari ko bang malaman ang iyong pinagmulan? Makonvince niya kaya si Ibarra? Ang aking ninuno ay nagmula sa Maynila at nagtatrabaho noon sa isang mayamang negosyanteng Kastila. Ngunit isang araw ay nasunog ang kanyang kumpanya. Nadamay pati ang mga katabing bahay, kaya naghanap ng masisisi ang amo ng aking lolo. Ang aking ninuno ay isinuplong at pinarusahan kahit wala namang kasalanan ng aking lolo. Mula noon ay nilayuan siya ng kanyang mga kaibigan at kakilala. Ni isa walang tumanggap sa kanya upang magkaroon ng maayos na kabuhayan. Dahil dito, ang kanyang asawa ay napilitang mamalimos. Ni isa ay walang tumulong sa kanya. Sino ba naman maniniwala sa asawa ng isang manununog? Dahil sa kagipitan, kaya ang aking lola ay napilitang ikalakal ang kanyang sarili. At dahil sa lalo pang kahihiyan, kaya nanirahan ang aking pamilya sa bundok nang malayo sila sa makakatindila at mapanghamak sa kapwa. Marites dati. Ngunit isang araw,
Grabe yung background story ni ano? Nuno ni Elias. Natagpuan ng aking ama ang aking lolo na wala ng buhay. Nasaksihan rin ng aking ama ang kamatayan ng aking lola dahil sa sama ng loob. Dahil naging ulila na ang aking ama, kaya kung saan-saan siya nakarating, hanggat nakahanap siya ng pagkakakitaan sa isang hasyenda. At doon ay umibig ang aking ama sa isang dalagang anak ng isang mayamang senyor. Ang aking ina. Ngunit nakatikim man ng kaunting pag-asa at pag-ibig ang aking ama sa aking ina. Tinutulan naman ito ng mayamang pamilya ng aking ina, ang kanilang relasyon. Pinahuli, pinukulong ang aking ama. At hindi naramin makikilala kailanman. Gayunpaman, ay nagsilang ang aking ina ng isang kambal. Yun ay ako at ang aking kapatid. Tulad ng aking ama noon, kahit papaano, ay nakatikim ako ng kaunting kaginhawaan at karangyaan dahil sa kayamanan ng aking pamilya. Ngunit tila may sumpa sa dugong nananalaytay sa akin. Noong namatay ang aming mayamang lolo, dahil tila ay wala kaming mga papeles na nagpapatunay na may dugo kami sa aming mayamang lolo, kami ay tinakwil ng angkan. At kami naman ng aking kapatid ang nakaranas ng kamalasan na aming namana sa aming ama at sa kanyang ama. At nagtuloy ang sawing palad naming buhay. Sama ang aming ama. Noong nagpakilala ang aming ama, doon ko nalaman ang buong salaysay ng aking pinagmulan. Na ang aming kasawian ay nagmula sa isang negosyanteng mayamang Kastila na nagparusa sa aking lolo. Ngunit nasaan na ngayon ang iyong ama at ang iyong kakambal? Namatay ang aking ama sa sakit. Ang aking kambal naman ay pinatay ng isang taong hindi ko pa nakilala pagkat walang Guardia Civil na nais na mag-imbestiga. Tulad ng iba pa nating mga kababayan, karaniwan lang ang nangyari sa aking pamilya. Karaniwan lang natanggapin ang ating kapalaran. Na ganito ang mundong kinagagalawan. Ngunit tayo bang dalawa ay mga karaniwang nilalang lamang, Senyor? Elias. Kaya Ginoo, hindi mo ako masisisi kung wala akong tiwala sa mga Kastila at Guardia Civil. At sa totoo lang, Ginoo, higit na lalo ako naniniwala ngayon na makakamtan ng bawat pamilya ng ating bayan ang katarungan kung hindi tayo papayag magpasakop sa mga Kastila. Sa tulong ng pakikipaglaban, tayo ang magpapalaya. Ngunit hindi makukuha sa paghihimagsik ang pagbabagong hangad mo. Ginoo, kung walang himagsikan, walang lalaya, walang liwanag na sisilayan ang bayang ito. Kailanman ay hindi ako sasali sa ganyang klaseng pagkilos. Kung ganon, Senyor,
Magkaiba nga tayo. Ngunit tandaan mo ito. Hanggat ang bawat pamilya ng ating bayan ay nasa kamay ng Kastila, hindi kayo magiging masaya at payapa. Dumarami ang inyong mga kaaway at tinitiyak ko, hindi sila titigil. Mawasak nila ang inyong mga pangarap. Wawasakin kayo at papaslangin. Gaya ng aking mga ninuno. Gaya ng aking mga kadugo. Gaya ng iyong ama. Matutulad lang kayo sa kanila. Grabe naman niya. Nakakabilin. Pareho sila may punto ang para sa akin. We should do it halfway. Hindi pwede full force naman sa isang pinag-alaman. Kasi, alam mo, hindi rin malagay ang Primo, hindi kaya dapat sabihin natin kay Padre Damaso ang tungkol sa pamamanhikan ni Ibarra bukas? Kasi paano yung pagkabigla na lang matapos ang lahat at malaman niya di kahit magalit siya? Kahit na magalit yun, ano pang magagawa niya kung kakampi na natin ang Kapitan General at ang Arsobispo? Hindi naman siya inaalala ko kundi si Maria. Isabel, hindi ka ba nagtataka kung bakit siya iyak ng iyak nung siya'y dumating? Tila kakaiba ang kanyang kinikilos, hindi ba? Oo nga. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang pag-usapan natin yung tungkol sa pamamanhikan bukas. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Ano sa tingin mo ang ipahahanda ko sa mga kriyata, Primo? Senyor, nakahanda na po ang mga pagkain na dadalhin bukas. Dumaan din ho ang inyong arkitekto at kailangan daw ho kayo makausap para sa karagdagang materyales ng inyong eskwelahan. Kung gayon ay sasadyain ko siya bukas ng umaga, aura mismo. Sige po, senyor. Gracias. Sir Ibarra! Sandali po. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Maria Clara. Nakasalubong ko po siya kanina, iyak ng iyak. Bakit raw? Yun nga, sir. Kahit anong bilit ko, hindi niya sinabi sa akin kung bakit. Kailangan ko siyang kausapin kung ganun. Pero sir, ako na pong bahala sa kanya. Bukas na bukas, pupuntahan ko po siya. Gagawin ko ang lahat para mapaamin siya. Sikasuhin nyo na lang muna ang eskwelahan bukas ng umaga para makabalik kayo kagad para sa pamamanhikan. Okay? Marami pa nga kailangan gawin para sa pamamanhikan. Maraming salamat, Binibining Clay. Hulog ka ng langit sa akin. Nako, sir. Hindi ako hulog ng langit. Hinulog ako ni Mr. Torres dito. Oo nga. Kailan ba ulit magpapakita yun? Pawakas na, oh. Kasalan na, oh. Di ba sa mga teleserye, pag mga ganito eksena, sabihin, pawakas na. OMG. Ending na ba? Makakasal kaya talaga si Ibarra at Maria Clara? Walang pagmamahalang magtatagumpay kung masalimuot ang lipunan nito. Ibarra and Maria Clara's love story is a tragic one. No, hindi. Hindi tragic ang love story ng dalawang bida. Wala naman sigurong kinalaman ang iniiyak kanina ni Maria Clara. Sana sumikat na ang araw para mapuntahan ko na siya. Ano
sinin mo? Ay, nako, Clara. Hala! Uy! Ba't ang dahan? Hala! Uy, may linin mo. Kartas. Donde están esas malditas cartas? Ang galing damas mo mag-aakbo. Padre, akala ko nakaalis na ang inyong karwahe. Algo falta. Algo falta de mis cartas. Faltan unas cartas? ¿Qué quiere decir, padre? Mr. Actor. Oye, Bernardo. Eres un demonio. ¡Traidor! ¿Por qué? Padre, cálmese, por favor. Cálmese. ¿Dónde están mis cartas? ¿Eh? ¿At sinong nagsabi sa'yo na pwede mong ipagkalat yun at isabog ang mga nilalaman nun? Diyos mio, padre. Ano bang mga liham ang iyong pinagsasabi? Ano bang nilalaman nun kaya't kayo'y galit na galit? Padre, otra vez, kalmese. Sapagkat tayo'y magkakampi. Ano't sabihin niyo na lang sa akin ang nilalaman ng mga kartas na iyon para matulungan kitang hanapin yun? Siguruhin mo lang na wala ka talagang pinalaman o nalalaman tungkol sa mga bagay na yun. Dahil kapag napatunayan ko na kahit na ako na nagtsatsagang maging kaibigan mo ay sinasaksak mo pala sa likod, considera mi ya tu peor enemigo. At yun lang ang dapat mong malaman. Demonyo sa demonyo, pero parang mas demonyo kayo. Sari-sari ng isari. Niya ka pang manimal ka. Kawawasin mo na ang lahat. Sinusuri niya yung liham niya, no? Ibarra, kung may matulitang bukas bago niya sumulit kayo sa atin. Tatalino din ito sa yan, eh. Malaklari. Ito'y magdadala ng isang malaking eskandalo kay Kapitan Tiago. Kaya ibigay mo na kapalit dito. Asigurado ako magwawasak sa reputasyon ng iyong mga ama at inyong buong pamilya. Pakinoon ko. Kapagyan niyo ako sa aking gagawin pagpasya. Dapat ko umangiso ko ang mga liham na ito kapalit ng liham ng aking ina. Bueno, India. At anong ginagawa mo rito? Inutusan ka ba ni Maria? May ipapabigay ba siya? Wala po, padre. Ngunit, dala ko po'y isang balita na tiyak na ikakangit-ngitin niyo ni Padre Damaso. Ano yun? Magaganap na po mamayang gabi ang pamamanhika ni Senyor Ibarra sa aking senyorita. Matutuloy na po ang kanilang kasal. Oh, maldición de Dios! Galit na galit siya. Yes, sir! Amigo mo, nais lang akong malaman. Okay kay
ibinigay. Tila nahulog niya yata ang iyong loob sa estrangherang pumasok sa ating buhay, amigo. Kakausapin ko si Crisostomo. May mga bagay lang ako na ipagtatapat sa kanya. Pagtatapat ang alin? Sisa si Fidel to. Sanot na rito ka. Sabi mo na lang, mga kay Crisostomo, na huwag na muna tumuloy sa pamamanhikan. Wala akong mukhang mayaharap sa kanya. Ano, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba kasi talaga yung basta sabi mo sa kanya na mahal ko siya? Sir, hindi kaya tinakot at pinagbawalan na naman siya ni Padre Damaso na tanggapin ka at ituloy ang kasal niyo? Malapit na. Matali mo si Clay, no? Parang kanina rin yung pero sasarap naman yung buha. Uy! Bilisan niyo na, Friday! Let's go! Nang gigigil ako, grabe yung mga ganap. Alam niyo, parang hindi ako, parang half lang yung paghinga ko sa video na to habang nanonood. Alam mo yung parang pigil ako? Kasi parang kinakabahan ako sa mga mangyayari. Oh my gosh, bukas! Guys, kinakabahan ako. So may glimpse na tayo, hindi matutuloy yung pamamanhikan dahil hindi papayag si, hindi ready si Maria Clara gawa nga ng may issue pa sila na kailang isettle. And grabe yung gigil ko kay Salvi. Guys, kung alam mo lang, umiinit yung ulo ko. Alam niyo yung demonyo si Damaso, pero yung Salvi, ibang level. Alam mo yun, parang dalawang klaseng evil itong yun dito eh. Pero mas lamang yung kasamaan ng isa. And nako, siguro may mga ano naman bukas, may moments naman si Clay at si Fidel para ma-lighten up yung eksena kasi ganyan yung drama ng mga writers natin dito. So wala lang, sobrang galing na nila. And again, gusto kong sabihin na kahapon napakitang gilas si Julian San Jose. Pero sa video na to today, sa episode na to, nakita natin kung gaano kagaling din ang mga lalaki, si Ibarra at si Elias, dun sa palitan nila ng kanilang mga opinion. And gusto ko yun, marami tayong matututunan doon, applicable sa panahon natin ngayon. Kung open tayo, alam mo yun, kagaya ng conversation nila kanina, may matututunan tayo sa isa't isa. Nabubulol na ako. So ayun lang gusto kong sabihin, maraming salamat ulit sa lahat na patuloy na sumusubaybay sa reactions natin. And upload ko to kagad-agad para makabawi mo lang ako sa inyo dahil na-late tayo ng upload ng episode 63. Maraming salamat, shoutout sa lahat ng OFWs at mga kababayan natin di sa Pilipinas na palaging nanonood. Maraming salamat ulit and see you tomorrow. Bye!